Usapang bisikleta, paano nga ba natin makukuha ang tamang haba ng ating mga kadena? Marahil isa ka rin sa nagtatanong at tipong nagsesearch sa YouTube kung ano nga ba ang tama. Umpisahan natin sa tamang pagkakabit ng RD o rear derailleur. Sa pagkakabit ng RD, ang kailangan nating tool ay 5mm Allen key or torque wrench. Ikabit ang RD sa dropout ng frame na may tamang higpit ng 8 to 10 Nm. Habang hinihigpitan ang RD, iwasang tumukot o sumabit ang intention adjust bolt. Ito ay magiging dahilan ng pagka-deform ng dropout ng iyong bisikleta. Ano nga bang pwedeng mangyari kung mahaba o maiksi ang iyong kadena? Ang sobrang mahabang kadena ay nagiging dahilan ng pagdalo ng kadena sa chainring at siya rin nagiging dahilan ng mga inconsistency sa shifting. Ito rin ang nagiging dahilan ng pagkiskis ng kadena sa RD na gaya ng nasa larawan. Kung maiksi naman, magiging dahilan ito upang di mo ma-shift sa pinakmalaking cog o magiging dahilan din ng pagkasira ng RD. Tamang sukat ng kadena sa bike na may 2x or 1x na chainring setup at may cog set o cassette na may 27 feet ang pinakmalaking cog o mas mababa pa. Sa pagsukat, atakin o extend ang RD pababa. I-align ang smallest sprocket, guide pulley at tension pulley hanggang makabuo ng tuwid na linya. Kailangan naka-right angle ito o perpendicular sa sahig. Tingnan ang pinakmababang pulley o tension pulley at kung ito'y nasa posisyon ng number 1, ang kadena ay masyadong mahaba. At kung ito naman ay nasa posisyon ng number 2 o kaya'y nasa gitna, ito ay nasa husto o tamang sukat na. Tandaan, kailangan naka-extend pababa ang RD upang makita natin kung nasa ang posisyon ang tension pulley. Isusunod naman natin ang tamang sukat ng kadena ng bike na may 2x o 1x chainring setup at may cassette na 28 teeth ang pinakamalaking cog o masigit pa. Ang paraang gagamitin natin sa pagsukat ay ang Big Big Method. Ilagay ang kadena sa pinakamalaking cog o sprocket at sa pinakamalaking chainring. Magdagdag ng dalawang links sa minimum na haba ng kadena upang mapagdugtong ito. Upang maunawaan, tingnan ang nasa larawan. Paano naman kung 3x chainring ang setup nyo? Para sa cassette o cog set na may 30 teeth ang pinamalaking cog o sprocket or mas mababa pa dito. Gaya sa una nating pagsukat, atakin ang RD o extend ito pababa, i-align ang smallest cog, guide pulley at tension pulley hanggang makabuo ng tuwid na linya. Kailangan right angle ito o perpendicular sa sahig o sa ground. Tingnan ang pinakamababang pulley o tension pulley at kung ito'y nasa posisyon ng number 1, ang kadena ay masyadong mahaba. At kung ito naman ay nasa gitna na o nasa posisyon ng number 2, ito ay nasa husto o tamang sukat na. Ang huling sukat ay ang 3x chainring setup at cassette na may 32 teeth ang pinakamalaking cog o sprocket o mas malaki pa. Sa setup na ito, gagamitin muli natin ang Big Big Method. Ilagay ang kadena sa pinakamalaking cog o sprocket at sa pinakamalaking chainring. Magdagdag ng dalawang links sa minimum na haba ng kadena upang mapagdugtong ito. Tingnan muli ang nasa larawan. Mga dapat tandaan, ang RD plate assembly ay may pin o guide upang tigilan ang kadena na ma-derail o tumalon. Ang hindi tamang pag-install o pagsusuot ng kadena sa RD ay magiging dahilan ng pagkasira ng RD at kadena mismo. Nasa larawan ang tamang pagsuot o pag-install ng kadena sa rear derailleur. Kung meron tanong o suggestion, mangyari lamang na mag-iwan ng komento. Kung inyong nagustuhan ang video na to, paki-share at subscribe ang aking channel. Hanggang sa muli, paalam!